Hello guys, in this video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magbayad or bayaran yung mga bills natin sa ating China Bank credit cards using GCash app. So first step, ang una muna natin gagawin ay i-update yung GCash application natin. So pumunta tayo sa Play Store or App Store para ma-update natin. So ang reason naman guys kung bakit kinakailangan natin siyang i-update ay para hindi tayo maka-encounter ng kahit anumang mga glitch or mga problema sa pag-transact natin or kahit anumang mga ginagawa natin dito sa GCash application. So kaya make it sure na double check nyo lagi, no? Yung pag-update ng mga mobile application, lalong-lalo na kapag naka-involve yung pera. Okay? Baka maka-encounter tayo ng mga problems or mga hindi natin inaasahan. So malalaman din natin na naging updated na yung GCash natin kapag ganito na yung nakikita natin open. So pindutin lang natin yan at mare-redirect tayo ngayon sa GCash wallet. So pindutin lang natin tong bills katabi ng transfer at credit card sa baba naman ng electric utilities. At piliin natin ang China Bank credit cards. At dito guys, yung posting period naman dito sa China Bank credit card within 3 business days. Pero yung iba guys ay nagpo-post naman yung payment within 24 hours to 2 days. Pero after 3 business days, kung hindi pa rin napopost yung payment natin, that's the time na i-contact natin yung China Bank customer support. So hindi ko alam kung counted ba yung weekend. So sa pagkakaalam ko rin, parang counted yung weekend, no? Pero sa customer support, parang hindi sila available kapag weekend, lalong-lalo na pag Sunday. So dito guys, halimbawa magbabayad tayo ng 1,000 pesos, tsaka lagay lang natin dito yung account number natin, 16 digits na China Bank credit card natin. So sample lang to guys, no, for tutorial purposes. Tapos ito naman guys, yung email dito, optional lang naman to, pero mas maganda na maglagay din tayo para magkaroon din tayo ng copy ng resibo sa transaction na to, para just in case na yung payment natin after 3 business days hindi pa rin nagpo-post. So at least meron tayong copy ng details natin kapag tumawag tayo doon sa customer support ng China Bank. So lagay lang natin dito. So halimbawa lang yan guys, no, .com. Tapos dito mapapansin natin na naka-default na naka-check tong insurance na to. So uncheck nyo lang yan dahil may karagdagang 9.20 pesos ang ipinapatong doon sa total na binabayad natin, which is hindi rin naman natin to magagamit talaga. So pindutin lang natin tong next. Tapos ayan, GCash wallet yung payment source natin since hindi pa activated yung GGives natin. So pindutin lang natin tong next. Tapos pa-double check ng account number natin dahil once na na-send or naging successful na yung payment natin, hindi na siya maibabalik pa. So yung amount natin pa-double check rin, at meron din pala karagdagang 10 pesos na service fee sa paggamit ng GCash app. A total of 1,010 pesos yung total na babayaran natin. Okay, so kapag okay na kayo guys, so pindutin lang natin itong confirm na nandito sa taas at automatic na magiging successful yung payment natin dito sa GCash. At ayun nga, maghintay tayo ng up to maximum of 3 days bago mag-reflect yung payment natin doon sa China Bank credit card natin. Okay, so kung meron kayong mga katanungan, please make it sure na mag-comment down below para masagot natin yan.